Now in the studio to also share with us her thoughts and insights into the impeachment trial is UP College of Law Professor Victoria Avena. And Attorney Avena was also a former commissioner of the PCGG. That's the Presidential Commission on Good Government. Attorney Avena, thank you very much for joining Karen and I on the show. Good afternoon, Tony. Good afternoon, Karen. Well, irregular mainstay na po kayo sa aming coverage. Sa tingin nyo, dapat... Habang hindi pa natatapos yung paglilitis kay Chief Justice, sasamahan niyo po ako na. Thank you for the invitation. Yeah. Okay, Attorney, your thoughts on yesterday's hearing? Well, as I already said earlier, very professional ang handling. And very good na natanggal yung mga technical procedural stumbling blocks. Okay. Kasi ang gusto naman ng taong bayan is to go to the substance, di ba? To the merits. Magkaroon ng transparency. Malaman kung ano ba talaga ang kasagutan sa mga tanong. Maliwanagan ang mga madidilim na sulok and so forth, di ba? Yan ang gusto ng lahat. Oo. So kumbaga yung question sa preliminary hearing on the verification, parang nakakabuti yung nakaagad dinesisyonan na ni Senate President Enrile, we are going on. Finished. I agree. Okay. I agree talaga. All right. What's your opinion on the participation of private prosecutors? I'm sure you witnessed the Estrada trial, and what do you think? Oh, kasi ganito yun eh. Ang defense, panay private lawyers yan. Oo. Pagdating sa presentasyon ng ebidensya through witnesses, at pagdating sa argumento tungkol sa mga objections sa pagpresenta niyan, lahat sila makakasalita. Ang private prosecution, hindi pwede pagdating sa debate. Saan ayon kayo doon? Ako, ang iniisip ko ganito eh. Dapat mayroong dahilan kung bakit. At hindi sinabi ng Senado kung bakit. Uh-oh. Kasi ganito yon. Sabi daw, ang private prosecutor pwedeng magpresenta ng testigo. Sa makatwid, kakausapin ng testigo. Question, answer. Yun ang ibig sabihin ng... presenta. Yun ang ibig sabihin. Pero pag may nag-object sa defense, sa question ng private prosecutor, sino magde-debate? Ang sabi ng Senado, shut up ka na, yung House prosecution. So, ang sa loob-loob ko lang, bakit, why the distinction kaya? Di ba? Very interesting, huh? Oh, parang, bakit ganun? Pwede mong tanungin ng testigo, pero bawal ka makipag-debate. Di ba? Kung pinayagan mo na rin lang na magpresenta, bakit hindi magdebate? Considering na sa criminal case, pag pinayagan ng prosecution ng private na mag-handle, pwede niyang gawin lahat. Subject lang sa control ng prosecution. Kung sinabi ng prosecutor, stop, then he'll stop. But could it be because it is the House, in effect, that is accusing the Chief Justice? I mean, this is an impeachment complaint that is coming from the House. Oo naman. Pero, so, is it possible na dahil po doon, because it is political in nature, correct, na dapat ang mismong politiko, sorry, ang siyang nag-akusa, ang taga-usig. Dapat. Oo naman. So, bakit kaya pinayagan pang pumapel ang private prosecutor? No. Bakit sila binigyan ng pagkakataong makatulong? Kung tutulong ka na rin lang, edi sa lahat na, di ba? Kumbaga sa background lang sila ilalagay, pero hindi pa talaga totally in the background dahil pwede nga sila, as you said, no? To ask questions of the witnesses. Oh, in fact, witness handling is the meat of it. Kasi pag mali ang tanong mo sa testigo, hindi ka maintindihan, hindi lalabas ang katotohanan. Can we surmise, Attorney Avena, that the private prosecutors would more or less be adept at handling yung cross-examination compared maybe to their House counterparts who are not really trial lawyers per se? But that's the whole point. Direct, cross, redirect, and recross. Yan ang mga tanong sa witness. Exactly. Yan ang hahawakan ng private. Exactly. Pero pagdating sa debate, bawal na. Ano ang bakit kaya? I think sa inyo is, anong paliwanag? What is the reason? If you ask me kasi, pagdating sa objection, sa debate, kailangan talaga ng acumen, so no, sa ka-experience. So baka yun ang point. Baka yun. Pero bakit? Does that give the defense now an advantage that the House prosecutors now are the ones mandated or actually obliged by the Senate rules to be the ones to answer the objections? May abintahe sila. Kasi ganito eh. Kapag ikaw ang private prosecutor, may tinatanong ka. Meron kang dahilan ba't mo tinanong? Nag-prepare ka siya, pinag-aralam, na-assign yan sa'yo. Okay. Kinontra. Tapos nag-object. Pag nag-objection, bawal ka na magsalita, papasok na yun ang congressman. Eh kung hindi yun ang naka-assign doon sa congressman, hindi, asaka hindi nila inaral yung particular na objection na yun. Inaral nila yung the whole thing, no? Pero yung mga nitty-gritty niya na naka-assign doon sa private, yung research niyan on the jurisprudence, yung ano ba yung past decision sa Supreme Court, blah, blah, blah. Naka-assign niya sa private.
dapat rin ba alamin lahat yan ng congressman? Mm-hmm. Kanya-kanyang assignment naman, hindi, kundi magka-overlap eh. Mm-hmm. So kapag ginanun mo, hinati mo, ikaw sa questions lang ha, pero yung pagdepensa ng question mo, doon na sa congressman, para kayo, dinagdalawa ang aral nyo, di ba? Ganon. So parang, bakit kaya? Yun, no? Bakit kaya? Pero hindi naman natin narinig na sa panig nila Congressman Neil Tupas, mm-hmm, na nag-disagree sila sa ruling ng presiding officer. Good point, Tony. Yeah. Good point. But hindi sila nag-object kay Senate President. Hindi po ba pwede mag-object? But would they file, Tony, a petition? Well, they, could they? Yeah. You know, baka nagulat sila kahapon. They were taken aback, all right? Now, if they can file a motion for reconsideration, yun ang labas yan. No? Nag-move sila. Yes, but the defense, even before the prosecution can file a motion for reconsideration, the defense has already filed a motion not to allow. Just today, syempre sinakyan nila eh. Inunahan na. Nagtataka ako. Ba't pa kailangan ng motion may ruling na si Senate President? Siguro dahil ini-expect nga nila na motion for reconsideration. Pero baliktad, redundant 'yon. Hintayin mong umatake yung kabila bago sagutin mo. The fact na in-emphasize pa nila tuloy ang significance noon. Lumalabas pala na parang takot na takot sila na magdebate yung private prosecutors. Well, siguro kasi mga alam naman natin, no, mga medyo bata-bata ang ating mga public, yung mga house prosecutors. Uy, pasasalamatan ni Congressman na Fariñas nun. Upkat sa bagay, medyo. Pero di ba saka kasi... Saka nila Congressman Barsaga. Prosecutor, siguro nga, parang you can add on as the trial goes on and you can get better private prosecutors. Mm-hmm. Di ba? You know, the congressmen can always study and really and I think burn they their, should study, frankly. The burden is theirs. I am sure they're doing that. Except yun na nga, for orderly handling, you don't, even in trial practice, you don't see collaborating counsels doing that. As in, ako magtatanong, pagdating sa objection, ikaw na. That's really unusual and parang there's no logic to it. Okay. So, it will be very good na ventilate to para masabi ng Senado ang dahilan nila. Di ba? Mag-argue sila. So ngayon po, ang unang tatalakayin ay yung Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni Chief Justice Renato Corona, Article 2 of the Impeachment Complaint, which is the failure to disclose his SALN. Ano pong pananaw ninyo na kumbaga eto, yung mga condominiums will be presented? Experts have said that we could get bogged down listening to each and every unit. There will be debate. I don't own this. I don't own that. Your thoughts? You know, nagpasabina ang prosecution eh, di ba? So, the clerk of court, I think, today. So, if yun yung witness, they have two. Correct. Uh-oh. So, ang sasabihin, kung darating yung witness, sasabihin niya talaga na pwedeng two options, ha? Hawak ko dahil final. Di ba? So, tatanungin na kabila, alin ang final? Di ba? Yeah. Enumerate niya ngayon. Pangalawa, pero hindi ko papakita. Dahil sumusunod ako sa Korte Suprema. Pwedeng ganun na mangyari. Oo. Di ba? Pero how does this affect the defense that apparently Justice Carpio and Sereno Tony filed their SALN? Not just filed, they disclosed. Disclosed. Pinamahagi na sa isang NGO, no? How does that affect... I mean, the so-called agreement within the Supreme Court. It shows you that the two justices dissent. They do not agree with that Narvasa issuance. Mm-mm, yeah. Mm-mm. Oh, and therefore, mabalik tayo doon sa clerk of court. Kapag ang clerk of court ayaw niya ilabas, pwede pa-cite in contempt. Dahil pinagtatakpan niya, parang second envelope na naman ang labas niya. Di ba? Kaya hindi maganda. Kaya if you ask me, pag nilabas ng clerk of court, sabi niya, ito ang mga na-file na sa kahon ko yan, ilalabas ko na po, tingnan ninyo, saka palang titingnan. Di ba? Tapos magkakaroon ng disclosure sa public. That's when we'll know. Yeah, and this is where it matters, no? When we see what he disclosed in the SALN finally, and then the prosecution comes out with other properties that they can prove are his. What is the effect of that? Yan yung pangalawa, no ha? Yeah. Wow. Pag talaga, that's where they're going. Pag napruebahan nila yan, ang tawag doon, number one, culpable violation of the Constitution, secondly, graft and corruption. Oh. Okay. Kasi lalabas na, of judicial notice naman, kung magkano ang salary niya as Associate Justice and Chief Justice. Okay. So kung nakuha yung mga yan na beyond yung salary niya, burden of proof nasa kanya ngayon to say na, actually, apart from my salary, meron pa ako ibang sources. Okay. Yan. Patunayan niya kung ano yung sources na yun. Donation, yun namang yung asawa niya. Negosyo ni Mrs. Correct. The usual na paliwanag. Correct. Attorney Avena,
Matagal nang pinagdedebatehan, ano, lalong-lalo na sa side po ng defense, na hindi naman nakasaad per se, no? Yeah. Verbatim. Na yung mga supposed to being ari-arian ni Chief Justice Corona ay nakapaloob dun sa Article 2. Dahil kung babasahin yung Article 2, siguro, as stated, respondent committed culpable violation of the Constitution and or betrayed the public trust when he failed to disclose to the public his statement of assets, liabilities, and net worth as required under Section 17, Article 11 of the 1987 Constitution. Dun po sa yung mismong paragraph na yon, at hindi po nakasaad verbatim, na nakalagay that the respondent also did not include in his salin property such and such and such. Hindi ho kaya magiging technical point na sabihin ng defense, but you never really indicated that in the article. It is not part of the complaint. Lagi po sinasabi yun nila nung defense spokesperson, Attorney Jimeno. Ang ano po, ang Constitution, hindi lang nag-iisa. Dahil ini-implement yan eh. So meron ding batas 3019. Sa 3019, nandun lahat yung sinasabing detalye na dapat sabihin mo. Sa salin. Mm-hmm. Yung sources of income mo, amounts of income, expenses mo, etc. Pati yung mga relatives mo in government, all of that, para malaman nga kung yung mga ari-arian mong ba ay legal o hindi. That's just one aspect. Yan, being technical yan. Being technical. Pero kasi pag sa wording, ay sinabi mo lang a failure to disclose. Hindi nyo naman po sinabing failure to... Honestly. I understood. Nagbibiro na ako. Failure to completely declare all your assets. Iba pa yun. Understood. Pag sinabi, kasi yun ang disclosure philosophy. Disclosure comes with complete detailing of your assets. Kasi, and transparency. Kasi, kumbaga sa korte, pag nag-oath ka, diba, sabihin mo ang buong katotohanan. Pawang katotohanan. Pag sinabi mong kalahati ng katotohanan lang, hindi katotohanan yun. Kasi nagtago ka pa rin eh. Okay? Ibig sabihin ng disclose, the philosophy is full disclosure. But I said, isa lang yan, technical lang yan. Meron pa yung greater philosophical basis nito. Yeah. I.e. transparency in government, dahil demokrasya tayo. No. And if there's anyone who should comply with that, is the judiciary, dahil we look up to them. We admire them. Will we expect the presiding officer to again rule perhaps on the Article 2 of the Articles of Impeachment to say that, yes, this can be heard today to include the submission of evidence on the alleged properties of the Chief Justice? Eh, dapat nga. Dapat lang mag-rule si presiding officer. Oo, kasi kapag ka merong subject matter, ang Article of Impeachment, lahat ng relevant pwede mong i-touch dyan. Kasi yun ang basis mo at aim mo to prove. Diba? So kung lahat ng papakita mong ebidensya geared towards proving your point, papapasukin yan. Dapat. Okay. Now, Tony asked a good question. His point was, the accusation is failure to disclose the salin. Okay? Uh-huh. If they call in the clerk of court has the salin, and the clerk of court testifies and says, there was that decision by Narvasa, hindi lang po naman si Corona ang sa akin nagbibigay ng salin, pati po ito. Pero dalhiningi ng korte, ito po. Yes. So, on that first accusation of failure to disclose, before you even go to the condominiums, could he be found guilty over a Supreme Court ruling of a former Chief Justice? Doon muna tayo, ma'am. Okay. Hindi yan ruling, because just no? Because Carpio and Sereno disclosed it, and which would mean they dissented on it. Dissent is the right of every justice. Oo naman. Pero hindi yun ang... kumbaga, basihan dito eh. Hindi porke nag-dissent, kampi tayo sa kanila. Hindi. Hindi yun. Ang question dito, really is, ano bang sinabi nung dating Korte Suprema? Hindi ruling yon sa isang kaso, kung hindi issuance lang. At ang issuance na yun ay administrative, hindi judicial. So, with or without that issuance, ang question is, valid ba under the Constitution and the laws na itago nila ang sal nila? Samantalang ang buong gobyerno, except for some, don't comply, ay talagang naatasang gawin yan. So, technically, he would be found, everybody would be found impeachable if that is wrong on yung, that same yung ground. Yung mga impeachable officers. Even in the Supreme Court? Of course. Okay. Okay. All right. The ombudsman mismo. I mean, let us be fair. Let's be fair, no? Pero nag-resign na siya noon. Anyway, Attorney Avena will still be with us here in the studio.